Halush, mga kamami jumps! Welcome back to my channel. For today's vlog, pag-usapan po natin ngayon kung ano po yung mga dapat niyong tandaan o reminders bago po simulang pakainin ng solid foods ang ating mga babies. Kung ikaw po ay first time mom, kagaya ko, and mommy na may babies na mag-start na po sa solid food, samahan niyo po akong tapusin tong video na to. And please watch, like, share, and subscribe para maging updated ka po sa next vlogs ko. For today's vlog, isi-share ko nga po sa inyo yung mga dapat niyong tandaan, reminders, bago niyo po simulang pakainin si baby ng solid food. So, yung pagpapakain nga po ng solid food kay baby ay isang napaka-great milestone dahil makakakain na po ang ating mga babies ng hindi lang basta exclusive milk dahil mula nung newborn sila, exclusively breast milk po ang pinapainom ko kay baby. And before, nag-mixed feeding din po ako, nag-formula milk din po ang aking anak. So, nakaka-excite nga po kapag sisimulan na nating i-introduce sa kanila ang pagkain ng solid food. So, ano nga po ba yung right age para simulan ng mapakain ang ating mga baby ng solid? Sabi po ng pedia namin, si Doc, is at least 6 months old. Meron pong traditional way noon na at least 4 months, pero not recommended po yon. Bakit? Kasi hindi pa fully develop yung kanilang digestive tract or yung panunaw ng ating mga sanggol. Hindi pa siya gaanong nakakalusaw or nakaka-digest. So, mas recommended pa rin ng mga pedia and doctors na at least 6 months. Yung baby ko po actually is magsi 6 months, 5 months and 3 weeks, pwede na po yun. Basta ready na po ang ating mga anak. Ito yung mga dapat niyong tandaan or signs na pwede niyo na po simulang pakainin ng inyong mga babies. Maliban sa at least 6 months old, kapag napansin nyo, meron na siyang head and neck control or yung kaya lang iangat ng mga babies natin yung kanilang ulo without supporting their backs. Pero alalayan pa rin po natin, pero kaya na nilang iganyan-ganyan. Yun po, isang sign yon. Another po is kapag kaya na nilang umupo sa kanilang high chair or yung feeding chair. Yung mother ko po kasi, binigyan niya yung anak ko ng high chair. Yun yung ginagamit ni Una hanggang ngayon na medyo 1 year old na po siya. Very useful po yun kasi doon talaga siya kumakain. Pwede ko rin siyang iwan doon sa high chair kapag may ginagawa po si mommy. So malaking tulong po yung high chair sa pagpapakain ng ating babies. Yan. Signs po ng pwede na siyang mag-start kapag kaya niya lang umupo sa high chair niya without your support. Pwede rin naman po kahit sa upuan lang, basta alalayan nyo lang po siyang huwag mabagsak. Yan. Another sign na ready na po si baby for solid is kapag nagpapakita siya ng interested sa mga kinakain natin na mga mami niya, daddy niya. Si baby po noon, nung magsi-six na siya, 6 months, lahat ng kinakain ko, tinititigan niya, tapos naglalaway. Parang gusto na po talaga niya mag-eat ng solid. So, ayun. Yun yung another sign din po, ready na po siyang kumain. And then, kapag sisimulan nyo naman na po siyang pakainin, ano po yung mga dapat nyong i-serve or ipakain sa kanya? First po is yung, syempre, puree, mush, or yung mga super pino, kagaya ng mga na-strained na fruits and veggies, in case na umabot na sila ng 8 to 10 months, pwede na po yung mga yun. Basta very smooth in texture or madaling-madaling malusaw sa kanilang digestive tract. Iwasan nyo po syempre yung mga matitigas masyado or yung nakaka-choke dahil yun po ang number one na delikado sa ating mga babies kapag nagsimula na silang kumain. Yan ang pinaka-iwasan natin, ang ma-choke sila dahil minsan hindi po maiwasan may mga babies na namamatay dahil sa pagka-choke. Kaya huwag nyo pong papakainin yung mga baby nyo ng matitigas. Pati rin po yung hindi madaling malusaw, hot dogs, popcorns, nuts, mga ganyan, huwag nyo po silang pakainin. So, simulan nyo po sa simpleng mga pagkain, kagaya po ng Cerelac po yung una kong pinakain kay baby dahil yun po yung isang advisable, Cerelac. So, meron po akong vlog nito, yung pinaka-first solid food niya, blinag ko po yun nun. So, yun po.
Tinanggap naman ni baby agad yung solid food dahil kahit first time niya yon. Pero mga mommies, may mga babies rin po na hindi po nila tinatanggap yung unang first solid. Kaya huwag niyo pong pilitin kung ayaw nila. Pero itatry niyo po next week kasi dahil bago pa lang po sa kanila yan, tinututunan pa lang nila na kumain. Pero itatry niyo po nang itatry kasi kailangan po talaga ng mga babies ng solid food sa kanilang katawan dahil dyan manggagaling yung other source of vitamins, minerals, lalo na yung iron and zinc. Meron po kasing pinsan si baby, hindi po kumakain, magdi 3 years old na, kaya huwag nyo rin pong sanayin na hindi sila pakainin ng solid hanggang ngayon, puro milk lang po kinakain, ayaw niyang magtry ng kahit anong rice, ayaw po talaga nung bata, kaya sanayin nyo po yung baby dahil required din po talaga silang kumain at kailangan ng pangangatawan ng ating mga anak yan. Kaya as early as 6 months, sanayin natin sila dahil kailangan po talaga nilang maka-try or another milestone po yan ang pagkain ng solid food. So ano naman po yung mga utensils or mga gamit ni baby na dapat nyo pong i-prepare. First nga po yung high chair. Kung wala naman po kayong high chair, pwede naman pong paupuin or kandungin nyo na yung baby habang sinusubuan. And then, binilhan din po namin si baby na baby spoon and fork. Yung kasyang-kasya lang sa kanyang mouth. Ayan, maliit na kutsara at tinidor. Pero yung kutsara po talaga yung padalas niyang nagagamit. And then, pag-prepare na rin po kayo ng water container dahil kapag nag-start na po si baby ng solid food, automatic, pwede na rin po kayong magpainom ng water sa kanila, mag-introduce. Gamitin niyo po yung mga Wilkins, ganyan, basta yung na-purified na water for babies, yung mga advisable. Then, nag-order na rin ako neto. Pwede niyo ilagay yung mga na-mash na, or na-puree na mga pagkain dito. Madali lang siyang gamitin. Parang may spoon na rin sa dulo, bubuksan niyo lang. Tapos, andyan yung mga foods ni baby. Eto naman, nung nag-8 months siya, para sa mga fruits, dito ko nilalagay, may mga butas yung ano neto eh. Ayan, pwede mong lagyan ng orange dyan, basta yung mga, ano, mga fruits na malalambot, nasisip-sip ni baby, na absorb niya. Ito yung iba ko pang pinapa gamit sa kanya kapag nag-feeding time ng aking anak. So, ayan nga siya. Ano naman yung mga iiwasan natin, mommies, na ipakain sa baby? First is yung fruit juice, kasi hindi naman po yun advisable. And magkakakos lang ng diarrhea. And then another is yung may mga sugar, salt, wag muna. Dapat yung mga, parang mga Cerelac lang siya, tapos single ingredient foods. Yon. Tapos wag nyo rin po siyang pakainin ng mga may high sodium and pati yung honey hanggang mag 1 year old daw ang mga babies, wag daw nating ipakain sa kanila yung honey dahil nagkakos yun ng botulism sa kanila. Pati rin po yung mga unpasteurized milk, ganyan, cheese, iwasan nyo muna dahil baby pa po ang kanilang digestive system. So, ayun nga mga mommies, napaka-exciting and napaka-fulfilling mapakain ng ating babies at least 6 months dahil matututo na silang kumain ng solid foods. Si baby ko, paborito niya po yung tinola, sabaw ng tinola. Yan yung mga first foods niyang kinakain kapag sinabawan yung ulam namin, tapos minamash namin yung gulay nun, kung meron mang sayote. Yun yung mga unang pagkain ni baby eh. Kapag sinabawan yung ulam, hinahalo ko sa kanin, tapos pinong-pino dapat, tapos yun yung pakainin nyo. Hanggang sa nasanay na yung baby ko, maliban sa Cerelac niya. Yung Cerelac actually hanggang 6 to 8 months, nagsawa na siya dahil walang lasa. Nung nakatikim na siya ng mga flavored foods, lalo na yung mga ulam na may sabaw, gaya nga ng tinola, yun na yung mga kinakain ng baby ko. Pero syempre, hindi naman pure solid na agad-agad. Meron pa rin pong kasamang breast milk or yung formula milk para sa mga bottled babies. So, ayun nga mga mommies, yung mga dapat nyong tandaan bago nyo po pakainin si baby. So, hanggang dyan na lang po. Sana may na-share po ako sa inyo. Thanks for watching! You.